Hello po mga kabayan, magluluto po tayo ngayon ng chicken inasal. Ito po ang ating mga ingredients. Chicken, suka, toyo, brown sugar, luya, bawang, lemongrass, pamintang durog, saka po nor seasoning. Ano po natin gagawin? Imimix lang po natin yung ating mga ingredients. Ito pong paminta, bawang, tapo yung ating suka, isunod na rin natin yung ating toyo, at yung ating brown sugar. Imimix lang na po natin ito para matunaw yung sugar. Mix lang po. Tapos isusunod na po natin yung ibang ingredients. So ayan, tunaw na yung asukal. Ilagay na natin yung ating Knorr seasoning. Dalawang kutsara po. Ito po yung nagbibigay ng flavor sa ating inasal. Then, mix lang po ulit. Mix lang. Then, yung ating lemon po. Yan. Pwede rin po ang kalamansi kung wala kayong lemon. Mix lang ulit. Then, yung ating luya. Yung lemongrass po pala ay hiniwa ko siya ng maliliit para mas lumasa siya. Yan, maliliit. Then, mix lang. Yan, kakamayin ko na para mas mamix siya mabuti. Tapos, lalagay na po natin isa-isa yung ating chicken. Yung ating chicken po pala, hiniwa ko siya para pumasok yung flavor niya sa loob ng ating manok. Yan, hiwaan nyo lang siya para pag inihaw nyo siya mamaya or bukas, mas malasa siya. Ayan. Mix lang natin yung ating manok sa ating marinated na sauce. Ayan. Pwede nyo po itong i-marinate overnight or pwede rin naman ng isang araw para mas malasa siya. Ito, bukas ko pa ito lulutuin. Yan. Halo lang po. Nag-add po pala ako ng lemon kanina. Sorry po, hindi ko na ipakita. Isang pirasong lemon po or kalamansi, pwede kayong mag-add. So after po natin ma-marinate lahat yung ating manok, ilalagay ko lang po siya sa ating freezer. Are you sure about that? Ay sorry po, sa rep lang pala. Hindi pala siya pwede ilagay sa freezer. Yung iba dito, nilalagay nila sa storage bag.
wala akong storage bag, so ito na lang po yung ating pagbababaran ng overnight. Lalagyan ko lang siya ng cover mamaya. Okay. So ayan po. Tatakpan ko na siya, then ilalagay ko na siya sa rep. Babalikan natin siya bukas. So kabayan, ito na po yung ating marinated chicken. Lutuin ko na po siya. At ito po yung aking lulutuan. Wala po kaming uling, bawal dito ang uling. Bilihin tayo. So ayan po, mainit na yung ating electric grill. Then tinransfer ko lang yung manok sa yung tawag dito. Basta yun na yun. So ito po kabayan, after 10 minutes mahina lang po yung apoy ko para hindi siya mabigla. So ito po yung ginagamit ko para mabilis lang siyang baligtarin. Isang baligtad lang. So ayan po, lalagyan ko na siya ng ating chicken oil para hindi siya dumikit. Ito yung niluto kong chicken garlic oil. O ayan, lalagyan ko lang yung magkabilang side. Mas masarap lutuin to kung sa uling. Kaya lang kasi bawal ang uling dito. Pwede lang sa park. Dito po bawal. So ayan. Yung baga ko po is mahina lang. Hindi siya malakas para maluto yung loob niya. So ayan po, nangangamoy na siya. Ang bango ng lemongrass. Yun po yung isang nagbibigay ng flavor sa ating manok. So basta baligtarin nyo lang po siya every 3 minutes. O depende po kung ano yung ginagamit yung lutuan. Favorito ito ng mga anak ko eh. Chicken inasal. Ayun. Nangluto na. Ready na sila mag-boodle fight mamaya. Yan, umusok-usok pa. Malapit na itong maluto. Okay, so luto na po ito. Ayun o. Yun. Ang sarap. Yummy. So ito na, tatanggalin na natin siya sa ating griller. Ayun. One for you. One for me. One for me ulit. And one for me. Wow! Ang lupit mo! Ha? De, tag-iisa po kami dyan. Okay, isi-serve ko na po siya mamaya. Ito na po ang ating chicken inasal. So, ayan po ang ating sausawan. Toyo at lemon. At saka yung ating chicken oil. Okay po mga kabayan. And don't forget to subscribe! Subscribe!